Ang paglubog ng isang lugar ay hindi na bago para sa atin dahil meron na mga iilang nangyaring ganito sa ating mundo. Tulad na lamang ng Northern Jakarta na kung saan ang dating maganda at maayos na lugar ay unti-unti nang nilalamon ng tubig. Dito sa Pilipinas, maraming mga kalamidad at sakuna ang ating nararanasan kada taon. Kaya naman hindi natin maiiwasan ang takot at pangamba sa tuwing merong mga bagyo o sakuna ang paparating. Ayon naman sa pag-aaral na ginawa ng Climate Central, ito ay isang science organization na nakabase sa New Jersey at pinublish sa Journal ng Nature Communications na ang pagtaas ng mga dagat ay maaaring makaapekto sa mas maraming tao pagdating ng taong 2050 na nagbabanta na burahin ang ilan sa mga malalaking coastal cities sa buong mundo. Kaya naman sa videong ito, ating alamin ang 8 lugar sa Pilipinas na lulubog sa tubig sa taong 2050. Number 8, Manila City. Base sa mga pananaliksik na inilabas ng Geophysical Research Center na ang kabisera ng Pilipinas na Manila City ay mas mabilis na lumulubog sa tubig dahil sa nakakaalarmang 2 cm rate na paglubog ng Manila City kada taon mula noong taong 2015 hanggang 2020. Sa kanilang pagsasaliksik sa mahigit sa 99 coastal cities sa buong mundo, lumalabas na halos 33 cities sa mga ito ay lumulubog sa tubig ng mahigit sa 1 sentimetro kada taon. At ang mas nakakaalarma pa rito ay kabilang ang kabisera ng Pilipinas na City of Manila. Ang larawang ito ay isang map simulation na inilabas ng Climate Central na kung saan ipinapakita rito ang maaaring maging sitwasyon ng Manila pagdating ng taong 2050. Makikita rito na maaaring lumubog sa tubig ang iba't ibang lugar sa Manila kabilang ang Sampaloc, Tondo, Intramuros at iba pang low-lying and coastal areas ng Manila City. Kasama rin sa lugar sa National Capital Region ang siyudad ng Pasay, Malabon at Navotas dahil ang mga ito ay coastal areas na malapit sa Manila Bay. Number 7, Bulacan. Base sa map simulation na inilabas ng Climate Central, makikita natin na kasama ang ilan sa parte ng probinsya ng Bulacan na nakaharap sa Manila Bay at nanganganib rin na malubog sa tubig pagkalipas ng 3 dekada. Maraming grupo rin ng environmentalist ang natatakot dahil sa patuloy na isinasagawang reclamation ay magdudulot ito ng intensified flooding sa mga low-lying and coastal areas sa probinsya ng Bulacan. Heto ang aktual na map simulation na inilabas ng Climate Central. Mapapansin natin na kasama sa mga lugar na posibleng lumubog sa tubig ay ang municipalities ng Hagonoy, Masantol, Paombong at iba pa. Number 6, Cebu City. Ang City of Cebu ay itinuturing na Center of Commerce, Trade and Education sa Visayas. Ayon sa mga iilang pag-aaral, ang Cebu ay kasama sa listahan ng mga lugar na maaaring lumubog sa taong 2050. Sa inilabas na map projection ng Climate Central, makikita natin ang mga lugar na kulay pula tulad ng Madawi, Mabolo, Gizo at iba pang mga lugar. Ito ay indikasyon na ang mga lugar na ito ay posibleng lulubog sa hinaharap. Number 5, Iligan City. Ang Iligan City ay isang first-class na highly urbanized na lungsod sa rehiyon ng Northern Mindanao. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na 360,000 na katao at kilala rin ang lugar na ito bilang The City of Majestic Waterfalls. Ayon naman sa research and studies na inilabas ng Climate Central, ang Iligan City ay nasa matinding panganib pagdating sa isyu ng climate change at sa pagtaas ng sea level. Heto naman ang projected map ng Iligan City pagdating ng taong 2050. Number 4, Olongapo City. Ang Olongapo City ay isang first-class highly urbanized na lungsod sa rehiyon ng Central Luzon. Ito ay matatagpuan sa probinsya ng Zambales at mayroon itong populasyon na mahigit sa 260,000 na katao ayon sa 2020 census. Ang Olongapo City ay lumalabas sa mga pag-aaral na kabilang sa mga lugar na maaaring lumubog sa taong 2050. Heto naman ang map projection ng Olongapo na inilabas ng Climate Central.
makikita dito ang mga lugar na apektado sa maaaring pagtaas ng tubig sa hinaharap. Number 3, Rojas City. Ang Rojas City ay isang third-class component na lungsod at kabisera ng lalawigan ng Capiz. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na mahigit 180,000 na katao. Ang Rojas City ay nanganganib ring lumubog sa ilalim ng tubig pagdating ng taong 2050. Heto naman ang sea level rise projection sa lungsod ng Rojas sa mga susunod pang taon. Number 2, Zamboanga City. Ang lungsod ng Zamboanga ay isa sa mga itinuturing na sinking cities sa Pilipinas. Ito ang lungsod na matatagpuan sa Zamboanga Peninsula Region. Ayon sa 2020 census, mayroon itong populasyon na mahigit sa 978,000 na katao at ito ang ikalimang pinakamataong lungsod at pangatlo sa pinakamalaking lungsod sa ating bansa. Ang lungsod ng Zamboanga ay apektado rin ng rising sea level sa susunod ng tatlong dekada na maaaring magresulta sa pagkalubog nito sa ilalim ng tubig. Heto naman ang inilabas na map projection ng climate control ayon sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagtaas ng tubig pagdating ng 2050. Number 1, Iloilo City. Ang lungsod ng Iloilo ay matatagpuan sa Isla ng Panay at kilala ito dahil sa kanilang mga historical church at lumang mga bahay. Mayroon itong 458,000 na katao base sa census noong 2020. Sinasabi ng Research and Studies ng Climate Central na sa mga susunod na taon, ang lungsod ng Iloilo ay apektado rin sa panganib na paglubog sa tubig sa hinaharap dahil sa malawakang pagtaas ng sea level. Heto naman ang inilabas na map projection ng Iloilo pagdating ng taong 2050. Ang pag-aaral na ito ng Climate Central ay sinusuportahan ng United Nations noong taong 2019. Hindi rin natin masasabi kung talaga nga bang mangyayari ang ganito pagdating ng taong 2050. Ngunit dahil sa patuloy na pagbabago ng panahon, unti-unti na rin nating nararamdaman ang epekto ng climate change tulad na lamang ng palagi ang pagpasok ng bagyo sa ating bansa at ang mas tumitinding init na panahon. Kaya naman ating pangangalagaan ang ating inang kalikasan at iwasan ang mga bagay na maaaring makasira dito upang maiwasan rin ang panganib na maaaring mangyari sa ating hinaharap. Ano naman ang masasabi mo sa video ng ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Pakilike na rin ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.